Mga jeepney, inaasahang papasada na bago matapos ang buwang ito ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra. Si Eden Santos sa detalye. Papayagan na umanong bumiyahe ang mga jeep sa buwang ito matapos matigil bunsod ng COVID-19 pandemic. Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development ay sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgra na magpapalabas na ng memorandum circular para sa ruta ng mga jeep sa linggong ito o kaya ay sa susunod na linggo. Anya, inuna lang na ilatag ang ruta ng mga bus at isusunod na ang mga jeep. On or before the end of the month. Because yung routes po na-identify na, yung numero po na-identify na. The basic principle here really is we need to have connectivity between the rail, the bus, and the jeepneys po. Yung pong sinasabi kanina about kung saan yung mga lugar na hindi pwede, wala na pong wala yung bus or hindi makakapasok dahil po yung road configuration would not allow buses to get through. Yun po ang kinukonsider natin dito sa pagpaplano. Nagreklamo kasi sa komite ang iba't ibang grupo ng transportasyon dahil hindi pa rin sila pinapayagan na pumasada. Ayon kay Efren De Luna, presidente ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO, kumakalam ng sikmura ng mga pamilya ng jeepney drivers at mga operators sa tagal na walang hanap buhay. Panawagan ng kanilang hanay na payagan ng mga may orihinal na prangkisa at handa namang silang sumunod sa mga ipatutupad na protocol. Yung po yun, panawagan po natin ay pabuksan na po yung original na mga may prangkisa at susunod po kami sa protocol. Huwag po sana yung limitado lamang yung mga tatakbo, yung gusto lamang nila ang dapat umano. Tayo po ay ayaw natin magkasakit ng COVID. Lahat po tayo umiiwas. Natuto na po tayo sa tatlong buwan na tinatawag na kung paano tayo makakaiwas sa sakit na yan. Inireklamo rin ng mga jeepney operators ang hindi pagtanggap ng cash aid ng maraming tsuper mula sa ipinamahaging SAP ng DSWD para sa public utility. Paliwanag naman ni Delgra na ang tanging papel ng LTFRB ay magsumite ng listahan ng lahat ng mga may prangkisa at nagmamaneho ng mga unit. Nilinaw naman ng LTFRB na hindi sila nagbibigay ng special permit liban sa mga may prangkisa na ginagawang shuttle service. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times.